Mga isyung pinag-uusapan sa lipunan at opinyon ng ating sambayanan, ating alamin, kasama si Mr. Paulman. Christy Ferman natatakot na madagdagan pa ang kaso kaya tahimik ngayon sa kinasasangkutang isyu ni Vice Ganda. Christy Ferman takot kay Vice Ganda, takot baka mademanda. Isyu sa pagitan noon ni Miss Jessica Soho at Vice Ganda inuungkat muli ni Christy Ferman panlaban kay Vice Ganda. Pero bago ang lahat, please subscribe sa aking YouTube channel para sa mga maiinit at latest na usaping pinag-uusapan sa lipunan, maging sa social media, mapamundo man ng showbiz o politika na atin naman pag-uusapan. Ilang araw ng usap-usapan hanggang sa kasalukuyan ang di matapos-tapos na kinakasangkutang isyu ng programang It's Showtime sa segment nilang Especially For You, dahil sa pamamahiya di umano ni Vice Ganda kay Axel na siyang naging mitsa ng pag-aaway-away ng mga supporters ni Vice Ganda at mga bashers nito. Alam naman natin na isa si Christy Ferman sa numiyo-unong bashers ni Vice Ganda, lalong-lalo na kapag nakakagawa ito ng pagkakamali sa telebisyon o kahit na sa personal nitong buhay. Marami kasi ang nakapansin na tila tahimik ngayon si Christy Ferman sa usaping kinakaharap ngayon ni Vice Ganda, dahil ayon sa netizen ay napakawalang respeto, bastos, at tinawag si Vice na Queen of Gaslighting dahil sa pamamahiya daw nito kay Axel at pagbaligtad sa naging pahayag ni Christine. Marami tuloy ang nagsasabi na hindi kaya kung bakit hindi nakikialam ngayon si Christy Ferman sa isyong kinakaharap ngayon ni Vice Ganda, dahil baka may masabi siyang hindi na naman magustuhan ng ni Vice Ganda at maging mitsa ng demandahan o aidmande siya ni Vice Ganda. Hindi lingid sa kaalaman natin na halos magkakasunod na demanda ang ikinaso kay Christy Ferman dahil sa mga malisyosong ibinabalita, na una nang nagdemanda sa kanya si Bea Alonzo, sinundan ni Sharon Cuneta at ang huli ay si Dominic Roque. Kaya posibleng nagpapalamig pa si Christy Ferman dahil sa dami ng mga kasong kinakaharap niya. Hindi man nakikialam si Christy Ferman sa isyong kinakaharap ngayon ni Vice Ganda, subalit muling inuungkat ni Christy ang Noy Alitan o isyu sa pagitan ni Miss Jessica Soho at Vice Ganda na siyang ibinabato niya panlaban kay Vice Ganda. Hanggang sa ngayon kasi ay hindi pa din tapos ang singgalot na nangyari sa pagitan nila Vice Ganda at ni Miss Jessica Soho, at kahit na nasa tahanan na ng Kapuso Network si Vice Ganda ay wala pa ding closure ang dalawa. Wala rin naging reaksyon si Christy Ferman sa korona ng patay na dal-adala niya sa concert ni Daryl Espanto at sa bagong single niya na Buwak Buwak Buwak. Posible kayang naglaylo muna si Christy Ferman dahil na din sa payo ng kanyang abogado para hindi na madagdagan pa ang kanyang kinakaharap na kaso. O natatakot na ba si Christy Ferman kay Vice Ganda kaya hindi na niya ito binibigyan pa ng atensyon e i-bash o sir on sa mga tao, o tuluyan na bang nagbago si Christy Ferman na magpakalat ng mga opinyon na nakakasakit sa damdamin ng iba? Kayo mga kapol, ano ang reaksyon ninyo sa usaping ito? Opinyon mo, i-commento mo kasama si Mr. Paulman. Maraming salamat!